Ang buhay daw po natin ay hindi lamang pagpili. Ito rin ay isang paninindigan. Uulitin ko po, ang buhay natin ay hindi lamang pagpili, kundi ito rin ay isang paninindigan. Araw-araw, tayo ay pumipili. Yung pagpunta nyo na lamang dito, it is a choice. Pwede namang hindi ninyo ginawa. Pwede namang mas inuna ninyo yung ibang mga concerns other than attending the celebration of the Holy Eucharist here at St. Padre Pio. But you chose to come here and join and celebrate. Pero hindi lamang yun. Ito rin ay isang paninindigan. Bakit isang paninindigan? Kasi ang pagpunta nyo rito, matapos nyong piliin, ay pagpapatunay o pwedeng indikasyon ng inyong paniniwala at paninindigan kay Kristong muling nabuhay. Kasi kung hindi naman kayo naninindigan, hindi nyo rin siya pipiliin. Diba? Parang inyong napangasawa o ang inyong pamilya, kung hindi nyo siya pinili ang inyong napangasawa, hindi kayo makakabuo ng isang pamilya. At ang pananatili sa inyong pamilya kasama ang inyong asawa ay isang paninindigan. Kasi kung hindi kayo nanindigan siya ang piliin, ay baka hindi na kayo magkasama ngayon. And that is life. At ganyan din ang buhay bilang Kristiyano. It is a constant choice. Ano ang pinipili natin? It is an invitation to always choose Jesus. Hindi si Jesus lamang, kundi si Jesus na muling nabuhay. At ang pili sa Kanya ay nangangahulugan ng paninindigan din ng Kanyang mga pinaniniwalaan at ng Kanyang mga turo. Tingnan ninyo ang unang pagbasa. Nung bago pa muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, sino ba ang mga apostoles? Sino ba ang kanyang mga tagasunod? Sila ang mga duwag? Sila ang mga walang paninindigan upang ipagtanggol si Jesus sa harap ng kanyang mga kaaway? Ilang beses siyang itinatwa ni Pedro? 3 beses. Nangawala ang mga apostoles. Saan nandun? Habang naghihirap at nagpapakasakit at namatay sa krus ang ating Panginoon, nasa upper room, takot na takot. Takot na takot dahil baka sila hulihin ng mga kaaway ng ating Panginoong Jesus. But that was before the resurrection of Jesus. Ngayon sa ating unang pagbasa, narinig natin ang matapang na pagpapahayag ng mga apostoles hinggil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Hindi sila takot makulong, hindi sila takot mapatay dahil sa kanilang pagpili sa Panginoong muling nabuhay at paninindigan sa katotohanan yan. And that is our life as a Christian. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay isang pagpili araw-araw sa ating Panginoong Jesus na muling nabuhay upang manatili tayong nananampalataya sa Kanya. At hindi lamang pagpili, nananatili tayong maninindigan o naninindigan o dapat naninindigan sa Kanyang turo at aral. Ang sino mang hindi sumusunod sa Kanyang utos at turo ay hudyat ng walang paninindigan. Ang sino mang lumalabag sa Kanyang utos at turo ay hudyat o patunay ng hindi niya pagpili
sa Panginoong Jesus na muling nabuhay. Kaya nga sa tuwing nating pipiliing magkasala, sa tuwing pipiliin natin na mamuhi, magalit, hindi magpatawad, kaysa sa magmahal at umunawa, ibig sabihin hindi natin pinipili ang ating Panginoong Jesus at hindi tayo naninindigan para sa Kanya. Sa tuwing pipiliin nating maging madamot at maging makasarili, hindi tayo naninindigan sa turo at aral ng ating Panginoong Jesus na mahalin ang ating kapwa at matutong magbigay at magpapakumbaba. Sa tuwing pipiliin nating hindi magpatawad, sa tuwing pipiliin natin na tayo ay manatili sa kasalanan, ibig sabihin, itinatakwil natin at hindi pinipili ang Panginoong Jesus na muling nabuhay at hindi tayo naninindigan para sa Kanya. Bilang Kristiyano, mga kapatid, ang ating obligasyon at pananagutan ngayong muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, more than anything else, is to always choose Him and stand up for Him. Yan ang malaki nating pananagutan ngayong siya ay muling nabuhay. At katulad ng mga apostoles na pinili ang ating Panginoong Jesus at nanindigan para sa Kanya, para ipangaral ang Kanyang turo at aral at isabuhay ito. Yan ang ating dasal sa ating lahat na nakikilahok ngayon sa ating pagdiriwang at sa buong komunidad o sa buong simbahan o sa buong kasapi ng simbahan. Nawa, tayong lahat ay piliin ang ating Panginoong Jesus na muling nabuhay at manindigan sa Kanyang turo at aral bilang patunay ng pagsasabuhay ng tinanggap nating binyag dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus.